Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa salatu wa salam ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in ama ba'd. Minsan, sa buhay ng tao, may mga tao na kung saan ay sila ay nalunod sa kasamaan at pagsuway sa Allah subhanahu wa ta'ala. Ngunit gusto nilang magbago. Ngunit nahihirapan silang baguhin ang kanilang sistema, ang kanilang pamumuhay at ang buhay na kanilang tinatahak. Dahil sa maraming mga kadahilanan. At mayroong ibang mga tao naman na walang layuning magbago. Ngunit sa isang saglit lamang at sa panandalihang panahon ay sila ay tuluyang nagbago at binago ang kanilang sistema ng pamumuhay mula sa kasamaan papunta sa pinakamabuti at pinakamahusay. Katulad na lamang ng isang kwento na ating ilalahad sa panahon na ito. Sa pagkakataon na ito ay gusto kong ibahagi sa inyo ang isang napakagandang kwento sa pagitan ng isang magnanakaw at saka si Malik bin Dinar rahimahullah. Sa kilaliman ng gabi, umakyat ang magnanakaw sa pader ng pamahay ni Malik bin Dinar at siya ay tuluyang nakapasok ng palihim doon sa loob ng pamahay ni Malik bin Dinar rahimahullah. Ngunit sa kasawiang palad, nasorpresa siya dahil walang anumang bagay na mahalaga na maaring nakawin sa loob ng pamamahay ni Malik bin Dinar. Natagpuan niya si Malik bin Dinar sa loob ng kanyang pamamahay na abalang-abala sa pagsamba, sa pagdarasal para sa Allah subhanahu wa ta'ala. Napansin ni Malik bin Dinar ang galaw ng magnanakaw. At siya ay hindi na alarma at siya ay lumingon sa magnanakaw at sabay sabi, Assalamu alaikum. Ang kapayapaan ay mapapasaiyo nawa. Qad dakhalta manzili falam tajid minhu ma falam tajid ma takhudhu min wala ad'uka takhruja min bayti hadha illa bi fa'idatin. Sabi ni Malik bin Dinar sa kanya, tunay na nakapasok ka ng tuluyan sa loob ng aking pamamahay, ngunit na sorpresa ka dahil walang mahalagang bagay na maaring nakawin dito. At hindi ako papayag na ikaw ay makakalabas dito maliban na lamang na mayroon kang makuhang kapakinabangan. At dahil dito tumayo si Malik bin Dinar at kinuha ang isang pitchel na punong-puno ng tubig. At pagkatapos sinabi ni Malik bin Dinar sa isang magnanakaw na ito, Tawadda wa salli raka'ataini fa innaka takhruju bi khairin mim ma ji'ta bihi fi talabihi. Sabi niya, ikaw ay magsagawa ng wudu, magsagawa ka, itayo mo, pagkatapos itayo mo ang dalawang pagdarasal, dalawang unit, dalawang rakaan na pagdarasal. Sa kadahilan ng kapag ito ay ginawa mo, ikaw ay lalabas mula rito na makukumha mo ang kabutihan, kasama mo ang kabutihan kaysa sa nung dumating ka, kaysa sa anumang nilayon mo sa pagdating dito. At dahil dito, sinabi ng magnanakaw sa kanya, Naam karamatan. Nagpapakumbaba ang magnanakaw. Sabi niya, oo, gagawin ko ito at napakabuti mong tao. At dahil dito mga kapatid sa pananampalatayang Islam, nagawa niyang magsagawa ng wudu at itinayo niya ang dalawang rakaan na pagdarasal. At pagkatapos na maitayo niya ang pagdarasal, sinabi ng magnanakaw sa kanya, sabi niya, Ya Malik, o Malik bin Dinar, ayakhifa alayka an azida raka'atayni akhiratayn. Hindi baga, wala bang problema? Sabi niya, okay ba? Okay lang ba? Wala bang problema na dadagdagan ko ng huling dalawang raka'a pa ang aking pagdarasal? Kaya sabi dito, sinabi ni Malik bin Dinar, sabi niya, zid ma qaddarallahu lak. Okay? Dagdagan mo ang anumang itinakda sa iyo ng Allah subhanahu wa ta'ala. So ang magnanakaw na ito mga kapatid ay naging isang takapagsamba. Naging isang sumasampalataya. Para dasal mga kapatid sa pananampalatayang Islam. Mantakin mo, siya ay dating magnanakaw. At pagkatapos sa ilang sandali lamang, siya ay naging isang palasamba sa Allah subhanahu wa ta'ala. At pagkatapos ay tuloy-tuloy siyang nagdasal hanggang sa mag-umaga. Hanggang sa sumapit ang Fajar, pinagpatuloy niya ang pagdarasal para sa Allah subhanahu wa ta'ala. At pagkatapos, nung matapos na ang Fajar,
Sinabi ni Malik sa kanya, Malik bin Dinar sa kanya, insarif wa rashidan. Ibig sabihin, sabi na, umalis ka na. Umalis ka na at magpakabuti ka. Umalis ka at magpakabuti ka. Ngunit nakiusap pa rin ang magnanakaw na ito. Sinabi sa kanya, ya sayyidi, sabi niya, ay akhifa alayka an ako ma'indaka li'anni faqad nawaitu as-sawm. Sabi niya, maaari bang it's okay, wala bang problema at maaari bang na manatili pa ako sa'yo sa araw na ito? Dahil ako ay naglalayo na mag-ayuno. Kaya sabi ni Malik bin Dinar sa kanya, kum mashita. Sabi niya, manatili ka hanggat nanaisin mo. Sabi niya, hanggang sa nanatili nga ang magnanakaw sa kanya. Naging mabuti ang magnanakaw, naging palasamba sa Allah subhanahu wa ta'ala sa mga iilang mga araw habang nanatili kay Malik bin Dinar, at sa mga araw na natili, yung magnanakaw sa kanya ay siya ay nag-aayuno. Nag-aayuno silang dalawa, mga kapatid, sa pananampalatayang Islam. Hanggang sa tuluyang nagdesisyon ang taong ito na umalis mula kay Malik bin Dinar, rahimahullah. Kahit dahil dito, mga kapatid, sa pananampalatayang Islam, binago niya ang kanyang buhay. Binago niya ang sistema na kanyang tinatahak noon, na dati ay siya ay magnanakaw, siya ay masamang tao, siya ay palasway sa Allah subhanahu wa ta'ala. Ngunit sa saglit na panahon lamang na na-meet niya si Malik bin Dinar, ay nagbago ang kanyang buhay, nagbago ang sistema ng kanyang buhay. Masha Allah. Hanggang sa nung siya ay umalis mula kay Malik bin Dinar, nakatagpo niya ang kasamahan niyang magnanakaw noon. At nung nakita ng kanyang kapwa magnanakaw noon, na punong-puno ng kaligayahan, kasiyahan ng kanyang mukha, sinabi ng kanyang kasamahan noon na siguro ay natagpuan mo na ang iyong treasure, ang iyong kayamanan. Sinabi niya. Kaya dahil dito siya ay tumugon, sabi niya, ya akhi, my brother, ya akhi, aking kapatid, tunay na ako ay pumunta sa bahay ni Malik bin Dinar para nakawin ang anumang meron siya. Pero ang katotohanan, siya ang nagnakaw ng anumang mula sa akin. Ibig sabihin, ninakaw niya ang aking puso. Ibig sabihin dito, mga kapatid, sa pananampalatayang Islam, na sa halip na yung taong ito ang magnakaw o magnakaw doon sa anumang meron kay Malik bin Dinar, then yung nagnakaw ng kanyang puso na masama at palitan ng kabutihan ay walang iba kundi si Malik bin Dinar. So sa halip na si Malik bin Dinar ang kanyang nabiktima, ang siyang nabiktima ngayon ni Malik bin Dinar. Sabi niya, at ako ay nagbago na. At ako ay nagbago na. Kaya dahil nung bago siya umalis, sabi ng taong ito kay Malik bin Dinar, ya sayyidi, faqad nawaitu an atuba ila Allah. Tunay o sayyidi, sabi niya, o Malik bin Dinar, ako ay naglayo na manumbalik at pagbalik loob sa Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya ang tugon ni Malik bin Dinar sa kanya, sabi niya, dhalika biyadillah azza wa jal. Yan ay bagay na sa kamay ng Allah subhanahu wa ta'ala. Kahit man, mga kapatid, sa pananampalatayang Islam, dahil nung sinabi niya doon sa kanyang kasamahan na siya ay magbabago na at gusto niyang manatili sa pintuan ng habag at kapatawaran ng Allah subhanahu wa ta'ala hanggang sa makamit niya. Sabi niya, hanggang sa makamit ko na ako ay isang masunurin sa Allah at ako ay magiging kamahal-mahal sa aking tagapaglikha. Ilang lang, mga kapatid, sa pananampalatayang Islam, mula sa mga napakaraming kwento, ang katulad ng kwento na ito, ng isang magnanakaw, kung paano siya naging isang mabuting tao at isang tagapagsamba sa Allah subhanahu wa ta'ala. Yan ay hindi maaaring mangyari sa lahat ng tao, sa lahat ng pagkakataon. Silang mga tao ay pinili ng Allah subhanahu wa ta'ala upang sila ay bigyan ng tawfiq, bigyan ng totoong tagumpay dito sa daigdig at sa kabilang buhay. Ngunit huwag nating hintayin na tayo ay baguhin ng Allah subhanahu wa ta'ala, mga kapatid. Bagus tayo mismo ang magbago sa ating mga sarili upang tayo tulungan ng Allah subhanahu wa ta'ala na magbago sa ating pamumuhay. Sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, "Inna Allaha la yughayyiru ma biqawmin hatta yughayyiru ma bi anfusihim." Tunay na hindi babaguhin ang sitwasyon at ang kondisyon ng anumang meron sa tao. Hindi babaguhin ng Allah subhanahu wa ta'ala
ang anumang sitwasyon at kalagayan ng anumang nasa tao hanggat hindi babaguhin ng tao ang anumang kanyang sitwasyon. Ibig sabihin, tunay na sinasabi nila na nasa Diyos ang awa, nasa tao ang gawa. Kaya't naman, tayo ay sabay-sabay na magbago papunta sa pagsunod at paghingi ng kapatawaran sa Allah subhanahu wa ta'ala. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.